up mga motorista, Adrian here. Welcome back sa isa namang Motorista Adventures the channel. As you can see sa harap natin, meron tayong dalawang vehicles na i-feature ngayon. And we'll do a comparison, no, kung baka ma-cross shop na itong dalawa. So baka nagko-contemplate kayo kung yung kukunin nyo ba is yung all new 2022 Toyota Avanza E automatic CVT or the Toyota Race G CVT. So yung price nila is magkalapit lang, diba? So bibigay ko na yung price, no? 984,000 Philippine pesos. Ayan siya. So CVT transmission. So dito naman sa ating Toyota Race G CVT is 906,000. Mas mahal talaga si Toyota Avanza, diba? So what are the differences, no? Dito sa harap, they look very similar. You have the A-type grille. Ayan silang dalawa. Yung kanilang harap, no, very similar din as yung sa ating Toyota Race. Is yung ating fog lights, meron siyang DRLs, diba? Dito sa taas ng ating fog light. Okay? And LED din yung ating reflector LEDs, and then sequential yung ating turn signal lights. Sa Avanza naman natin, yung LED natin is turn signal lights and headlights, no? Or yung LED headlights natin. Pero wala tayong daytime running lights. Same lang sila ng fog light halogen. And also, the Toyota Race is taller, no? Si Toyota Race is, I think, 200mm ground clearance. Si Avanza naman is 180mm ground clearance. Yung side mirrors natin dito sa Avanza is naka-detach siya sa ating A-pillar, no? Nandito siya sa doors nakalagay. Meron tayong LED din na turn signal lights. Sa ating Race is naka-attach siya sa ating A-pillar. And then, meron din tayong turn signal lights. Same lang talaga sila ng side mirrors, no? Ang base natin is different. So, meron tayong dual VVT ay nakalagay dito sa ating Race. Sa ating Avanza, wala. So, in terms of the class, no? Different class kasi si, ano eh, si Toyota Race. This is a subcompact SUV na yung tawag. And si Toyota is a subcompact MPV. Diba? So, 7-seater, 5-seater. So, different sila ng classes. Gusto ko lang compare sila kasi 900,000 sila, no, ng mga price point. So hindi sila umabot ng 1 million pesos. So yung tires ng ating Toyota Race is naka Bridgestone tayo, Turan sa T005A. Yung tire size natin is 205x65R16. So mas malapad siya, parang mas malaki din yung ating disc brake in comparison sa ating Avanza. So yung ating Avanza is naka rim 15 siya, naka Dunlop and a Save yung tire na gamit. 5 holes dito sa Avanza, no? So more heavy duty than the 4 holes pala sa ating Toyota Race. Same lang sila, no? Alloy wheel. Wala tayong 2-tone na design because this is not the top of the line models. And then ventilated din silang dalawa. Okay? Meron tayong mga plastic cladding dito kasi again, SUV like si Toyota Race. Si Avanza same lang color dito sa side. Sa ating doors, no, mas mahaba si Toyota Avanza. Mas chunky yung ating door handles dito. Smart entry. Ayan. Diba? Ayan. Smart entry ito. Disusi siya. Si Avanza. So, moving on to the back. Drum brakes pa rin silang dalawa sa likod. Yung high mount stoplight ng ating Toyota Race is nandito sa ating integrated spoiler. And sharp pin antenna din silang dalawa. Si Avanza naman nasa loob yung ating high mount stoplight. LED brake light silang dalawa, pero sa ating Avanza is full LED yung turn signal lights and reverse light. Dito naman sa ating Toyota Race is bulb type pati sa ating high-end variant. Reverse sensors for both and reverse camera standard din sa kanilang dalawa. For the suspension setup, parehas lang sila mga motorista, no? Torsion beam sa likod and then sa harap is naka MacPherson strut. So aside from the exterior differences, sa engine naman tayo. In terms of the engine, the Toyota Avanza has a 1.3-liter 4-cylinder engine with 98 PS of power and 122 Nm of torque. Kung ikukumpara natin sa Race, meron lang si Race ng 1.2-liter 3-cylinder 88 PS of max power and 113 Nm of torque, full tank capacity of 36 liters while the Toyota Avanza gets a 43-liter fuel tank. So that's 7 liter more than the Toyota Race. Moving on sa ating interior, si Toyota Race is meron tayong magandang interior in comparison sa ating Toyota Avanza. Now meron tayong mga silver accents and leather wrap yung ating steering wheel and mas lively yung overall looking yung interior natin or sporty looking in comparison to the Toyota Avanza. Medyo muted yung colors natin
Meron tayong mga brownish accents sa doors pero medyo dark yung color niya. So hindi mo siya masyadong kita, no, yung pagka-contrast ng ating colors. Pero sa dash itself, wala tayong any accents, no, that would make the Toyota Avanza's interior look a little bit livelier. Mas maluwag yung feeling ng ating interior sa ating Toyota Avanza than the Toyota Raize. Kasi medyo driver-centric yung Toyota Raize natin. Sa Avanza naman, talagang they made it sure na maluwag yung ating interior. Si Toyota Raize is naka-leather wrap yung steering wheel in comparison sa ating Toyota Avanza na kayuratin siya. Another difference is dito sa ating gauges, no? Analog gauges lang yung ating Toyota Avanza with some digital information sa side. Now, sa ating Toyota Raize, naka-TFT screen tayo na 7 inches. And isa pa, you can customize, no, what you want on the screen. What they have in common is ang ating 8-inch display, no? So both of them gets the same 8-inch display. Sa ating G model, sa ating Avanza, 8-inch display din siya. Sa ating CVT transmission naman, meron tayong power mode sa ating Toyota Raize, while si Toyota Avanza does not get one. Take a look at the back sa ating Toyota Avanza. So you can fold these seats up, you can fold these seats, mga motorista. I think you just, ayan, lahin niya lang to. Ayan. So fold flat talaga siya. So if you have a bigger family, no, mas recommended talaga si Avanza kasi, again, 7-seater if you compare it. No? Kung single ka, pwede ka dito. Or kung gusto yung sporty, more sporty and mas taller, you can go for that Toyota Raize, diba? So again, 3-cylinder, 4-cylinder difference sa kanilang dalawa. Right. So ayan, mga motorista, no? What do you think sa ating simple comparison sa kanilang dalawa? Let me know down sa ating comments. You can go for that Toyota Raize, diba? So again, 3-cylinder, 4-cylinder difference sa kanilang dalawa. Right. So ayan, mga motorista, no? What do you think sa ating simple comparison sa kanilang dalawa? Let me know down sa ating comments. For more information, I'll post a number sa ating description if you are interested in either of these vehicles para maka-inquire kayo dito sa Toyota Cagayan de Oro. Alright? So, ayan, mga motorista. Thank you so much for watching Motorista Adventures, and I'll see you on the next episode. Bye-bye.